Good morning guys, it's another day, it's another vlog na naman tayo mga ka-keepers. So ayan guys, nagbabalik naman ang Monching's Aqua World. So ilang araw din tayo hindi nakapag-update sa ating vlog mga ka-keepers. Dahil pumunta tayo ng Jensen. So ngayon nandito na ulit tayo sa bahay. Maaga tayong kumuha ng live foods kanina, kumuha tayo ng dap niya at kiti-kiti mga ka-keepers. So ang content natin for today guys, sasamahan nyo lang ako, magpakain ako ng dap niya at kiti-kiti sa aking mga alagang isda, sa mga betta fish natin, sa mollies, at sa iba pa. So tara, let's go! So ayan mga keepers, ang aking nakuha kaninang maaga pa, mga alas 6 ng umaga. So meron tayo dito ang dap niya. Ayan guys, sobrang dami yung nakuha natin ngayong araw. Kailangan mapakain na natin ito mga keepers dahil mamamatay yung ating dap niya. So ayan, kailangan mapakain na natin sa ating mga alagang isda. So itong kiti-kiti, ganun din guys. Ayan, sobrang dami yung nakuha natin ngayong umaga. Ayan, busog na naman ang ating mga betta fish. Pero guys, ang betta fish natin, madami na namang nag-clump. So titingnan natin dito guys. Yan. So nag-water change na naman tayo mga ka-keepers. Pero marami tayong betta na nag-clump dito, mga red. Halos lahat na nag-clump natin na betta is mga half moon mga ka-keepers. Yan guys, yan, tignan nyo, nag-clump. Yan. So kahit anong alaga natin guys sa ating mga isda, kapag masama talaga yung panahon, pabigla-bigla na umuulan tapos iinit na naman, ayun guys, magka-clump talaga yung mga betta fish natin kagaya nito. So mamaya yan. Pero may mga dambu ear pa rin tayo mga keepers. Yun, yung mga available pa rin yan guys, mga dambu ear natin. So ayan yung mga keepers, nag-clump, tingnan nyo guys. So wala na tayong magagawa dito. So mahirap nang ibalik ang nag-clump na mga ano, na half moon. So kaya ayaw ko minsan mag-alaga ng half moon. Ayan guys, ang double tail natin, mga long fins. Kasi ayan, kapag nag-clump sila, mahirap nang ibalik. So kahit anong treatment natin guys, kung babalik man sila, hindi na ganun kaganda yung form kagaya nung mga plakat natin. So ito, ayan guys, nag-clump. Ito na lang itong isa, hindi pa siya nag-clump. Itong ano natin, butterfly natin na red. So, ayan. Buti na lang hindi siya nag-clump. At ito, yun guys, nag-clump na rin ang ating half moon. So, sayang naman mga ka-keepers. Bakit nagka-ganito? Ayan guys. So, ayan mga ka-keepers, abangan nyo itong ano natin, ibibenta natin. So, isa siyang talisay extract for ano, grooming ng betta fish natin mga ka-keepers. So, ito. Lalagyan ko pa siya ng sticker guys. Abangan nyo, ibibenta natin. So, 100 ml siya guys. Talisay extract. Meron akong hinalo ng mga vitamins dito. At iba pang minerals para sa ating mga betta fish for grooming. So, abangan nyo to sa susunod na vlog natin mga ka-keepers. So, ayan. Meron tayong 50 pieces nito na nagawa kahapon. So ayan, inaantay ko na lang yung sticker mga ka-keepers para maibenta na natin guys. So ayan yung update sa aking ano ngayong araw na to. Ayan guys. So meron tayong ipapadala ng mga betta fish sa bukas pala mga ka-keepers kasi ngayong araw is holiday. Then abangan nyo guys, meron naman tayong betta unboxing ng mga FCCP or fancy copper na mga betta fish. So abangan nyo guys sa aking vlog. So, dapat madami tayong magagawang vlog ngayon dahil absent tayo ng ilang araw mga ka-keepers. So, ayan guys. Ganito yung kulay ng magiging tubig natin kapag naglagay tayo nito. Itong grooming natin.
So malapit na matanggal yung ating restriction sa YouTube, mga ka-keepers. So abangan nyo, magpaparaffle tayo dun sa ating group page na ginawa. So abangan nyo yan, guys, ha. So ayan, doon tayo magpaparaffle. August 15 matatanggal na yung ating restriction. So abangan nyo lang, magpo-post tayo doon para sa ating paraffle. So kailangan, guys, i-share nyo yung mga videos na ina-upload ko sa YouTube, i-share nyo sa Facebook or sa mga group page na alam ninyo. So i-share nyo lang, i-like nyo, mag-comment kayo, mga keepers, para may chance kayong manalo sa ating paraffle. So ayan, guys, tara, magpapakainan tayo. So ayan yung ating flower horn, yung ating mga goldfish. Ayan, guys, mamaya na sila. Dito pa tayo sa ating live foods, kinakain na ng manok. So ayan, so magpapakain tayo ng mga fry. So madami tayong fry ngayon, mga keepers, mga double tail na half moon mascot. So abangan nyo, guys, yung ating ayan. So dito, mga keepers, ang dami nating fry. Meron tayong fry ng goldfish andun, tinakpan ko. Ayan, guys. Dito, mga keepers, meron tayong goldfish dyan na fry. Nag-breed kasi tayo ng goldfish. Ayan. Kung makikita nyo, guys, yung nasa ilalim, yan yung mga goldfish natin. So papakainin natin sila ng dapit niya. Ayan. Ililipat natin, guys. First time ko kasing mag-breed ng goldfish. Hindi naman ganun kadami yung nag-hatch sa kanila. Pero okay na to, guys. Panimula ko lang. So, ayan. Mga goldfish. Fry. So, dito naman ay may mga yellow fancy. Hindi nyo makita, mga keepers, dahil yung katawan ng yellow fancy kapag fry pa ay kulay itim. So, yung trapal natin ay itim din, so mahirap siyang makita. Pero maraming fry yan dyan, guys. So dito naman yung ating mga keepers, yung ating galaxy. Dito yung ating mga double tail na yun, guys, double tail na mascot na fry. Yan, madami tayong mga betta fish na inaabangan na lumaki na. Nasa ano ito, guys? Siguro nasa 15 days old na fry. Yan sila, mga mascot natin. Ayun pa. So dito mas madami, mga ka-keepers. Mas madaming mascot dito. Sila, guys, lumalapit na sila. Yung mga mascot natin. Mas madami yung breed natin ng mascot dito. Yan sa ilalim ko. Tago sa tanim. So importante sa mga fry ay mayroong mga plants. Yan. Kasi kahit na wala silang pagkain, nagpuproduce kasi ng infusoria yung ating plants. So meron silang nakakain yung mga fry natin. Guys. Sobrang dami nila, you know. Mga mascot natin na 15 days old na. Pinapakain natin, dito tayo nagpapakain ng feeds. So sinisikap natin kumuha ng live foods para sa kanila, mga ka-keepers. So tara, kuha ulit tayo, guys, ng ating dap niya. So yung mga natin, guys, ay mga mollies natin. Ayan. So nag water change tayo sa mollies dahil maraming namatay. Ito kinakain ng manok. Ang kiti-kiti. Ito, papakain lang tayo nitong mga galaxy. Yun, guys, galaxy yan dito. Yan, kain sila ng dap niya.
So itong duck niya sa mga ka-keepers, good for 2 days na to sa mga fry natin na ganito kalaki, mga 15 days old na fry. So hindi pa ganun kalakas kumain at madami yung nalalagay natin. So okay lang guys kapag madami kasi malaki naman yung ating grow out. So hindi agad mapupulot yung tubig. So ito, mga 2 days na nila na pagkain to. So kahit na dalawang araw tayo hindi magpakain sa kanila, kahit bukas hindi natin pakainin, meron pa rin natitira na tap niya sa loob. So ayan, ayan, kinakain ng manok ng ating kitikiti guys. Busog na naman ang ating fry. So sa mga mollies natin, ganito yung pinapakain natin, dap niya din, pwedeng kitikiti, pwedeng dap niya, ganoon din sa ating mga, ayan, mga female natin guys, mga assorted natin na female. So nilalagay ko sila community para hindi sayang sa lalagyan, then isang kainan na lang sila. So kung papakainin ko sila guys, isahan na lang. So ayan sila, community. So hindi ko na sila ano nilalagay sa bottle. So ang nilalagay lang natin mga ka-keepers, yung mga binibenta natin na pair. Mga mollies natin, kain natin yung dap niya. So yung mga keepers, tapos na tayo magpakain ng dap niya sa mga ibang beta fish natin, sa mga fry. So dito naman tayo sa mga adult betas natin guys. So tara! So ngayon guys, kitikiti na naman yung ipapakain natin sa mga adult betas natin. Ayan. So, sobrang dami niyan mga keepers. Mga kitikiti. So kailangan live foods yung ipapakain natin kung gusto nating mag-groom talaga yung beta or mabilis lumaki yung mga beta fish natin, kasi yung mga live foods ay mataas sa protein content. Lalo na yung mga tubifex worm, itong mga kitikiti at dap niya natin. So ayan, mabilis lumaki. Kaya napapansin nyo yung mga fry natin, kapag feeds yung pinapakain natin, hindi ganun kalaki. I-compare natin sa mga fry na kumakain ng mga ano dap niya. So ito yung pagkain ng ating mga betta fish. So mamaya magwa-water change na naman tayo guys. Ayan. Tignan natin sila. Kasi bukas meron tayong shipping. Kailangan hindi gutom yung ating mga betta fish. So ang daming nag-clump na mga beta natin guys pagbalik ko dito sa Cotabato. So ang daming half moon, mga double tail yung iba na nag-clump.
Yan, dahil nga sa pabila biglang init at lamig ng panahon. So hindi nakayanan ng ibang betta fish natin yung pag-adjust ng temperature. Pero yung mga ibang betta natin kagaya ng plakat, so yung mga plakat guys, matitibay yan sa pag-clamp. Yung mga long fins lang tagang problema dito mga ka-keepers, kasi sila yung madaling mag-clamp ng mga betta fish. So ayun, so hindi na nakayanan ng ibang betta natin, maraming nag-clamp. So ayan, marami tuloy namatay. Ayan ang matay. Maraming pumangit tuloy ng mga betta gaya nito. Ayan, tingnan nyo, mukha ng veil tail yung ating mga betta fish. Ayan. So ayan guys, dito naman tayo sa kabila mga ka-keepers, sa ating mga nasa battle. Ayan, so dami niyan, papakainin natin lahat. Shoutout time mga ka-keepers! So ayan guys, sa mga hindi pa nakasali sa aking group page, ayan sa screen natin mga ka-keepers, Munchings Aqua World, subscribers only. So mga subscribers lang natin ang nakakapasok dyan guys, dahil private yan na group. So dyan tayo magpaparaffle ng betta fish natin mga ka-keepers. So abangan nyo yan guys. So shoutout muna tayo sa mga ka-keepers natin na si Alexandre Tejano. Shoutout to Divina Habelo. Shoutout to Gaudicos Wendel Jan. Shoutout to Ellie Granada. Clarky Boy, shoutout. Shoutout to Max Beta PH. Ayan. Shoutout to Kent Tasho. Charles Marson Yakla. Daryl Cabico. Shoutout to Iken Kidato. Shoutout to Demi Kanha. Shoutout to Raul Mabailan. Zilito Tablizo, shoutout. Shoutout to Ian Thompson. Ayan. Shoutout to Brent Harvey DS. Shoutout to Kim Lorna Samiliano. Shoutout to Kim Francis Dave Ornillo. Bruce Glenn. Shoutout to Titus Sarabia. Shoutout to Jamar Revidizo. Shoutout to Franzel Marquez. Edison Murano. Shoutout to Cornfield Bulay. Bulay. Shoutout to Maricel Recto. Ison Valenzuela. Shoutout to Jong TV. Jeffy Bacosa de Paz, Jennifer Rodilla, Cabeta Pilipinas, at shoutout to Rakaza Carl Luis Adrian. So ayan mga ka-keepers, sa mga gusto magpa-shoutout, so comment like sa mga videos natin guys, at isa shoutout natin sa mga vlogs natin. So ayan mga ka-keepers, malapit na tayo magpa-raffle. So after August 15, matanggal na yung ating restriction sa ating group page. So makaka-post na tayo ng ating mechanics ng raffle. So ayan guys, maraming salamat, abangan nyo, meron tayong beta unboxing sa susunod na vlog natin guys. So don't forget to like, share, comment, and subscribe. So see you next time mga ka-keepers. Fish out. Bye bye.